Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat. Our topic today is all about it's all about sa unang-una, magpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na kung saan ay binigyan tayo ng mga panibagong lakas at mga pag-iingat at kanyang mga pagliligtas sa ating lahat, mga kaibigan. Unang-una, mga kaibigan, ang topic na ito, mga kaibigan, ay medyo ano ho ito kasi parang sa akin ay parang bago po ito, no? But some of the lawyers mention this, no? Some of those lawyers, nag-mention sila sa inaning mga defense kunungay. So, kini siya, it's all about for the criminal case, which is the rape, no? Yung rape na kaso. So, it is considered as a one of the strong defense, no? Yung mga malalakas na depensa ho, no? Laban sa rape na kaso. Alam niyo kasi, pag ikaw po'y na-convict, no? Nahatulan ng kasong rape ay panghabang buhay na po na ikaw po'y makukulong. Because rape is malaki po ang kanyang ano po dyan, no? So, it is considered as a sweetheart defense. So, para sa akin, parang natatawa tayo dito, mga kaibigan, sapagkat bagong-bago lang po ito, no? Sa aking pandinig, no? Bagong-bago lang po ito. I would like to share these kinds of idea, these kinds of one of those ano po, mga kaibigan, nalalaman natin. Kasi hindi po natin alam, no? In rape cases, according to the lawyer, even you ask for those lawyers na yung sweetheart defense, ang kailangan mo lang dito ay kailangan mo ma-establish na kayo po ay magkasintahan, no? Kayo po ay magkasintahan. What are the proofs, no? Kailangan na mayroon kayong one of those na kayo po ay magkarelasyon ay yung mga love letter, mga chat ninyo, ganun. So yan ho one of the ano, mga kaibigan, but hindi po lahat ng dito ay maano po siya, no? Tatanggapin ng korte. Depende lang po. There is a ruling in our Supreme Court as a regarding of this sweetheart defense, mga kaibigan. So kaya in sweetheart defense, kailangan mo ng paano ba yung gagawin. So that's why you ask your lawyer.